Hello guys, good morning. Ayan mga kababayan ko sa man's panig ng mundo. Good morning, good morning. At tayo nga ay pupunta tayo sa isang pharmacist o sa pharmacy dahil bibili tayo ng para sa ubo. Kasi hanggang ngayon medyo makati pa rin yung lalamunan. So, but anyway guys, magandang umaga, happy Sunday nga sa lahat ng ating mga kababayan. At isishare ko lang yung at mag-react lang tayo doon sa ating napanood maliban doon sa ang dami na nga nangyayari sa administrasyon ng Marcos administration sa ating bansa. So bilang supporters o bilang isang OFW na talagang dati halos ay makipagbardagulan tayo para maipaglaban lang natin si Marcos. Dahil sa pag-aakala natin na maraming magbabago o may magbabago sa mga pangyayari dahil nga ay sila ay ang pamilyang laging may kumbaga may masabi ang ating mga kababayan. So maraming nabudol at isa na nga rin ako doon sa nabudol dahil hindi ko sukat akalain na ganun nga ang mangyayari na hindi siya nakatutok sa kung anong problema na meron tayo sa ating bansa, bagkos ay lagi siyang nasa ibang bansa. At ang dami nang nangyayari sa loob ng 2 taon ng kanyang panunungkulan. At ito yung pinakaano, dahil napanood ko nga itong nandiyon sa Senado, itong si Vice President Sara. Alam naman natin na talagang pinagtulong-tulungan itong si Vice President Sara dahil takot sila dito na baka ito yun ang tatakbo sa susunod na eleksyon sa pagka-presidente. So talagang binanatan nila lahat ng mga kaibigan ay tumalikod sa kanya at nagiging traitor na nga. At dito ay ibinulgar ni Vice President Sara patungkol sa balak nilang i-impeach itong si Vice President Sara sa Kongreso at sa iba pang mga kalaban ni Sara o ni Vice President Sara na mayroon liluto na impeachment para sa kanya. This is nothing new. Talks of impeachment have been ongoing for several months now. In fact, a member of the lower house has publicly declared in an interview where she was quoted by the Philippine Daily Inquirer saying, "I talagang harap-harapan ganito katapang si Inday Sara dahil wala rin naman siyang mapapala sa mga kaibigan niya na tumalikod at sa ngayon ay tinitira na siya, bumabaliktad na yung iba. Nakakalungkot lang isipin na ang dating unity ay talagang nagkawatak-watak na nandahil lang sa kanilang balak na makontrol at matanggal sa itong mga Duterte family. Yun ang gusto nilang pabagsakin ng pabagsakin. Kaso nga lang, mas lalong minahal at nakita ng taong bayan kung anong klaseng mga tao ang nasa likod o mga kaibigan ng pamilyang Duterte. So, dahil gising na yung ating mga kababayan at marami na nga nandismaya dahil sa nangyayari, mas lalong minahal ng taong bayan ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na si Vice President Inday Sara kasi ang panggigipit nila pagdating sa pag-hearing ng kanyang budget for 2025 ay nagiging controversial pa at kung ano-ano na lang yung inuungkat ng mga problema at issues na ibinabato sa ating Vice President. So bilang isang OFW nakakadismaya nga, nakakalungkot lang panuurin at pakinggan at nakakaawa din yung ating Vice President dahil pinagtulong-tulungan ng nandiyan sa loob. Pero hindi rin naman nagpapatinag si Vice Inday Sara. So yung kasama ko, tawang-tawa lang na rin siya ng gamot niya. Yun lang guys at magkita-kita pa rin tayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe sa YouTube channel na Padajon Vlogs. Mabuhay pa tayo lahat. Bye-bye.